Hello po, kamusta kayo mga kababayan? Magandang araw sa inyong lahat. At ito muli ang inyong abang lingkod, Johnny the Bagger. At dito na naman tayo sa ating YouTube channel, JDB Comments Pro Filipino. At ang ating pong backup ay ang Punto por Punto ni Kabayang JDB. Well mga kababayan, meron akong gustong i-share sa inyo na nakakalungkot o nakakagalit talaga. Ako nagagalit. At medyo nalulungkot lang din naman kasi isipin nyo itong mga kabataan, grabe kong magsalita. Hindi nalalaman yata kung ano ang tama at ang mali. Panoorin niyo po ito. Boss, ano sinisigaw mo? Magnanakaw, boss. Sinong magnanakaw? Dapat di ka na sumisigaw ng gano'n, tol. Di ba? Kasi motorcade naman nila yan eh. Sorry? Di ba? Motorcade nila yan. Dapat di ka na nang babastos, brother. Karapatan ko to. Oo, karapatan mo. Pero hindi wala ka rin karapatan bastos si sila. Hindi ko sila binabastos. Di ba? Wala akong binabastos. Bastos ka, tol eh. Bastos kayo. Wala nang violate. Wala nang violate. Bastos kayo. Ang pag sumigaw kayo na pag nanako, ibig sabihin may karapatan yung isang tao. Oo, pero bastos yung ginagawa nyo, di ba? Bastos yun, tol. Walang bastos. Bili sa harap ko pa kayo sumigaw na magnanakaw. Pero kayo na violate nyo, tol. Personal ko, nandito ako, sumisigaw-sigaw kayo, di ba? Opinion ko yun, sir. Pero dapat hindi kayo sumisigaw na gano'n, tol. Kasi motorcade nila ito, eh. Walang kaso doon. Oo nga, wala kaso, pero ako nabastusan ako sa ginawa nyo. Master, kayo po. Kayo nagawa nyo sa akin. Yes. Hindi, mas bastos kayo. Sibag-isigaw nga kayo sa amin ng magnanakaw eh. Wala po kami diba? Ginagawa masama. Bakit po kayo natamaan? Hindi, siyempre, nandun ako eh. Sir, wala po kami ginagawa masama. Wala po kami ginagawa masama. Oo nga, pero huwag kayo sisigaw ng nandito sa motor kayo dito. Ito. Tayong dalawang sumigaw ng magnanakaw sa harap natin. Yan, mga dalawang sumigaw ng magnanakaw sa harap natin. Wala po kami ginagawang mali. Wala po. Pero sumigaw. Wala ano sinigaw niyo? Wala po. Huwag tayong mambastos, tol. Hindi po yung kabastosan. Bastos yun. Hindi namin i-invalidate ang lahat na naging biktima ng Marshall. Okay lang, wala nang problema ro. Pero dapat doon sa sarili nyo. Yan, mga bastos natin, mga tropa. Mga bastos natin, tropa. Pero sisigaw ng gano'n sa harap natin, di ba? Mga bastos natin, tropa. Go home, brother! Don't shout out na magnanakaw. Go home. Go home. Go home. Go home. Go home. Di ba? Sumigaw sa harap ko nung magnanakaw eh. Puta, bastos yun eh. Pero mo sisigaw siya ng ganito tapos dado si Bongbong Marcos. Ayaw nilang ginaganon tayo. Tapos pag ginanon natin sila. Ha? Bastos, sumigaw na magnanakaw eh. Gago eh. Ito yan. Yan, mga bastos natin, mga tropa yun. Sartalo. Sartalo eh. Hindi mo sumigaw sa harap kung magnanakaw na ano yung tenga oh. Pag na-violate yung ano nila, magagalit. Pag dumanti tayo, galit sila. Yan. Bad trip ako doon sa dalawang yun ah. So sa mga naaalala sa dalawang yun, sabi, tatampalin ko. Mga sumigaw pa sa harap ko. Biruin mo, pumunta pa rin sa harap ko kasi nandun sila sa kabila eh. Ayan, nandun sila sa kabila eh. Kung tayo yung mga gagawin, punta doon pa sa harap ko, sumigaw. Sinita ko talaga eh. Talagang natin yung pupunta. Salba eh. Kaya nga. Bastos yan talaga, bro mo. Nasa harap ko sumigaw ng ganun. Upa lang puta. Kung ayaw nyo sa isang mga kandidato, wag nyo nang asiraan. Sabi nga ni Bongbong Marcos na healthy ano tayo. Walang paninira. Bastos lang yung dalawa. Nababad trip tuloy ako. Bro mo, inabol ko pa naman dito sa Makati app. Tapos ganun lang gagawin. Puta, nakachepo pa ako ng ganun. Alam nyo ba na pangarap nila na bastusin si BBM? Grabe talaga tong mga kakampeng. Magdala!
right. Diyos ko, ayan na. Harap-harapan dyan sa karaban nila Bongbong Marcos, sinigawan sila ng Marcos magnanakaw. And then, ngayon nung kinompronta nitong isang kapatid na vlogger, aba, kailan pa naging karapatan? Karapatan daw niya yun. Mali lang tong isang sumita na umayon na yan ay karapatan nila. Mga kapatid, wala akong karapatan ang kahit sino na mambastos sapagkat lahat ng tao, they deserve respect. Diba? Kung sa tingin mo, magnanakaw sila Bongbong Marcos, abay, bago mo naman yan isigaw, ah, siguraduhin mo meron kang ebidensya. Dahil mismo ang mga korte ng Pilipinas, korte ng Amerika, ay hindi napatunayan na sila'y nagnakaw. Ang pinagmamalaki ninyo na court order, putrakis eh. Ako sisiguraduhin ko sa inyo, mga totoy, hindi ninyo nakikilala o hindi ninyo alam kung ano talaga ang nilalaman ng desisyon na yan. At kung bakit yan ay hindi na ipapatupad dito sa Pilipinas. Di ba? Bago lang kayong sumulpot dito sa mundo. Ang feeling ninyo eh, yung nabasa ninyo sa textbooks noon, eh, yun na talaga yung totoong kwento. Yung mga naririnig ninyo, kakapanood ninyo noon ng Katol Network, eh yun na yung totoong mga kwento. Diba? Grabe. Hindi nyo na naiintindihan kung alin ang mali at ang tama. So, ngayon lang ako nakarinig ng ganito. Hindi naman ito batang maliit pa eh. Nasabihin na yung pambabastos ay hindi daw pambabastos. Sabi niya, hindi ko naman sila binastos eh. My God. Ito na lang, Brad. Kung mga kababayan, paki-identify po kung sino yan. Ha? At paki-share ng video na to. Ang tanong ko lang naman kasi ganito, paano kaya kung ang tatay mo sigawan ko ng harap-harapan, magnanakaw? O ang lolo mo na lang kung sino yung pinakamahal mo sa buhay, sigawan ko ng magnanakaw? Kung tanong mo naman, bakit magulang mong pupuntiryahin ko? Sabihin ko rin sa'yo, gusto ko, karapatan ko lang. At kagagawin ko talaga yan. Titignan natin ngayon, social experiment tayo. How would you feel? Okay? And this applies to all youth na loko-loko mag-isip katulad niyan. I'm not saying na lahat ng kabataan ay utak bulinaw katulad niyan. Yeah? Utak bulate. Ay nako, sa tingin mo makakapagbigay ka ng karangalan kay Vice President Lenny Robredo sa ginawa mong yan? Diba? Nagdulot ka lang ng kahihiyan sapagkat pinatutunayan mo talaga na yan ang kultura ninyo. Diba? Kung hindi mang insulto, ayan, hindi man lait, diba? Panglase rin naman talaga. Talagang umabang pa kayo. Alam nyo ba na merong isang Marcos loyalist na sumugod, nagsisigaw ng Lenny Lugaw? Pero hindi nagsigaw ng Lenny Pokpok, hindi nagsigaw ng kung ano-ano pang mga masasakit na mga akusasyon. And then when I talk to that guy, nasaktan siya kasi. Paano? Ang sigaw ninyo ay Marcos magnanakaw. Diba? Ibang lase rin naman eh, no? Ay nako mga kabataan, mag-isip-isip kayo. Hindi lahat ng akala ninyo ay tama. Tama talaga. Baka, at huwag naman sanang pwede rin naman sanang mangyari na sa mandang huli, tamaan kayo ng lintik. Sapagkat mga tatanda na kayo, gusto na yung edad ninyo, dahil hindi na kayo batang tutumba-tumba pa. At kailangan pang subuan para mabuhay. Kaya nyo nang mabuhay mag-isa. Pero, sko, gamitin nyo ang inyong isip. Ito yung problema kasi. Nawala na yung GMRC natin, yung good moral and right conduct. Kauna-unahang aksyon ang ginawa nung panahon ng mga dilawan. Pagkaalis nila Marcos na mayroong GMRC, inalis. Di ba? Kaya ngayon, wala kang makitang bata. Halos. Kung meron man, ako good job sa kanyang mga magulang. Pero halos karamihan ay mga sutil. Dahil yan ang problema, walang nagtuturo sa kanila ng kabutihang asal. Mapabahay man at lalong-lalo na sa eskwelahan. Dahil wala na, hindi na ito obligasyon ngayon ng teacher, hindi na ito trabaho ng teacher na itaguyod sila sa mabuting asal. Di ba? Ang problema kasi, eto mismong mga teachers ngayon, ito'y produkto rin ng kabulukan ng mga dilawan sa ating bansa. Na pati ang educational system natin, ang ating values education, ay naging wala ng value. Di ba? Parang mga hayop na lang ang pag-uugali.
Ay, nako. Alright, so mga kababayan, nakakalungkot at nakakagalit. Paki-forward sa taong ito at pakitanong kung okay lang ba sa harapan niya, sigawan ko nang magnanakaw ang kanyang mga mahal sa buhay. Tatanungin ko lang naman ano ang kanyang pakiramdam. Di ba? Sige ho, maraming salamat sa inyo. And please don't forget to subscribe, click like, and also the bell notification button. Right, thank you. Bye-bye.